Hello mga kamasil, isang magandang araw na naman sa inyong lahat, saan man kayong sulok ng mundo. Eto dito tayo ngayon sangkay, buhay probinsya, namimitas tayo ng gulay. Ganun naman dito sa probinsya, maraming libre, libreng gulay. Basta masipag ka lang at matyaga, libre na ang ulam mo. Kaya lang medyo may kahirapan ang pamumuhay, pero ayos lang, nakakaraos naman sa awa ng Diyos. Kung mapapansin ninyo mga sangkay, sari-sari ang mga pananim. Sa paligid meron mga kamuting kahoy, meron mga gabi, may munggo. Yan mga pinipitas nila, mga munggo yan. May mga kamuting baging, meron din mga, at meron din talong. Pagkatapos niyan, dadampot na lang yan ng nyo, gagataan na yan, ayos na, katalo na, libreng ulam na, nakatipid ka na, sariwa pa. Yan ang malaking kaibahan dito sa probinsya at sa syudad. Hindi mo na kailangan dumayo pa ng kung saan-saan palingki at mga talipapa. Meron ka lang mga pananim o meron ka lang maliit na hardin, abay, ayos na, lusot na ang inyong pang-araw-araw na ulam. Gulay nga lang. Pero masustansya naman. Ang kagandahan pa rito, malalawak ang mga lupa na po pwedeng pagtaniman. Bukod sa mga bakuran, meron din mga kaingin o mga pataniman talaga na maaari mong pagtaniman ng kung ano-ano at mga sari-saring gulay. So ayan na nga mga kamasil, marami na ako na ikwikwento sa inyo. Simulan na natin. Manghahunting na tayo ngayon ng mga mushroom o mga kabuti. Alam nyo mga kamasil, isa ito sa pagkain doon sa amin na libre lang na nakukuha. Sobrang namimiss ko na ang pagkain na ito. Sobrang matagal na rin na hindi na ako nakakakain ng ganito. Nakakakain ako dito sa Maynila, nasa lata na. Mga kabuti naman ang ating hahuntingin. Marami dito sa mga medyo nabubulok na mga tinambak na pakil, kung tawagin. Mga kabuti or mushroom, tara, simulan na natin. Isa-isahin natin yung mga nabubulok na pakil na nakaumbukan. Isa-isahin natin silipin ang mga pagitan. Maraming mga kabuti na tumutubo doon or mushroom. Mga sangkay, kung hindi sa inyo pamilyar o hindi ninyo kilala yung pakil na yan, yan yung parang saging. Ang bunga niyan parang saba, pero mabuto, halos hindi mo makakain. Matamis niyan pag nahinog, kaya lang mabuto nga lamang. Ang buto niyan parang paminta. Yan ang kagandahan mga sangkay. Pagkatapos magtanim ng palay, pag medyo nabulok na yung mga pakil, yan naman ang tutubo, yung mga mushrooms na yan. Umagat hapon yan, tumutubo yung mga yan. Lalo na kapag tag-ulan na. Ay nako, yun na nga yung tinatawag na para kang kabuti kung saan-saan lang sumusulpot. Yun, nagtatambakan na yan sila, napakadami yan. Ikaw na lang ang mananawa. Kagandahan pa niyan mga sangkay. Malasa na yan, hindi mo na kailangan timplahan pa ng kung ano-anong pampalasa. Meron ka lang asin, katalo na. Alam niyo mga sangkay, kahit pinitasan na yan ngayon ng mga kabuti, bukas or makalawa, madami na naman yan. At matagal na papakinabangan yan yung mga nabubulok na pakil na yan. Hanggat nabubulok yan, tutubo at tutubo ang mga kabuti dyan. Kaya hindi ka mawawala ng mga ulam. Yan nga lang, kalaunan ay mananawa ka rin. Kita nyo naman mga sangkay, mayat maya niyang binubunot ang mga kabuti. Napakarami talaga. Bawat umpukan ng mga pakil na kanyang lapitan, sigurado talaga mayroon siyang makukuha. Minsan nasa ibabaw na lang. Bali lima. Mga sangkay, yung nakikita ninyo na kulay green or parang mga talahib na yan, na akala mo mga damo yan, yan po ay hindi damo mga sangkay. Yan po ay mga palay. Kung naalala ninyo, meron akong in-upload yan na video na nagtatanim sila ng palay, na naghahasik sila. Yan na po yan. Siguro by October, maaanin na yan yung mga palay na yan. Maunang maaanin dyan yung mga mais na mga nakapagitna. Tapos susunod na dyan ang palay. Oh. Ayan o. Ito guys, so limang piraso na kikita nyo. Yan po guys. Oh.
bang.